Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa usaping buwan mga bossing? Alam niyo po ba, palapit na ng palapit sa February 8 ang first quarter moon mga bossing. At ang bawat buwan mga bossing, bawat hugis ng buwan ay may mga iba't ibang ritual na pwede natin gawin na maaaring pang-attract ng swerte tungkol sa usaping pera, mabisang proteksyon, for healing, para hindi tayo magkaroon ng karamdaman, lalo na sa panahon po ngayon. At ganoon din po kung ikaw may problema sa inyong pamilya, away-away po kayo, hindi na matapos ang iba't ibang samot-samot na problema mga bossing. Ito pong aking share sa inyo mga bossing, bibigyan ka nito ng positibong pananaw sa buhay, at instead na galit ang mamutawi po sa inyo, yung parang lagi kang galit, parang may galit ka sa mundo mga bossing, lahat na inaway po ninyo. Ito po mga bossing, ang mamumutawi sa inyo ay pagmamahalan, pag-uunawaan, or kaya po mas magiging mahaba pa yung pasensya po ninyo kung kayo po yung mainitin ang ulo. Ito po ay mabisa rin pang-attract, lalo-lalo na sa usaping pera mga bossing, kasi yan ang pinakamayor na problema, lalo-lalo na yung mga nawalan ng trabaho, hirap ngayon makapasok sa trabaho, ang dami-dami nang in-applyan pero hindi matanggap-tanggap yung mga ganyan mga bossing. Ito po mainam na sumubo kayo sa mga ganito mga bossing. Kung kayo pinaniniwala sa mga ganitong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Isa sa mga napakaraming problema pinagdadaanan sa kasalukuyan. At siya mga bossing, kung kayo po yung napakaraming problema pinagdadaanan, mainam na subukan niyo po ito. Ito po yung makakatulong upang sa ganun, tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Basta importante mga bossing, halimbawa may problema kayo sa inyong pamilya, away-away. Kailangan magdadasal kayo at hingi kayo ng gabay na matigil na yung away-away. Halimbawa may karamdaman na isa sa miyembro ng pamilya, magdadasal lagi kayo nang gumaling na. Kailangan taus puso ang panalangin mga bossing. Hindi basta binubukas sa bibig mga bossing. Ako po na naranasan ko po yan, yung banti po na parang basta lang makapagdasal, hindi nanggagaling sa puso, hindi nanggagaling yung kung ano yung nararamdaman, kung ano yung totoo talagang nangyayari. Kailangan kung ano yung totoo nangyayari sa buhay po ninyo, yan yung i-release ninyo kahit umiyak po kayo mga bossing. Kasi importante yung talagang taimtim na panalangin. Yun ang pinaka-importante sa lahat mga bossing, para mabilis didinggin kung ano man po yung mga problema nyo pinagdadaanan. Pero syempre, pag-usaping naman pera, hindi yan makukuha sa panalangin. Kailangan yan, pinagtatrabahuhan yan. Kailangan kayo po ay magsisipag, kayo po ay double time lalo sa pagkayod, lalo na kung ang nais po ninyo ay usaping pera. Ngayon po mga bossing, asya, kung kayo pinaniniwala sa mga ganitong pamamaraan, subukan nyo po ito. Kayo po ba mga bossing ko ay merong basil leaves sa inyo pong tanan? Mainam na meron ka mga ganito mga bossing, kasi kapag po kayo merong mga ganito mga bossing, ayaw po ng mga, lalo na itong basil, napakasangsang ng amoy nito. Parang peppermint din siya. Kaya lang yon, amoy menthol. Ito naman, pag fresh po yung basil po natin, ang baho, nasasangsangan ako, nababahuan ako. Yan po, ayaw na ayaw niya ng negatibo. Pero kapag naman po na dry na po siya, amoy asukal na po siya mga bossing. Yung pinatuyo na siyang gato, amoy asukal po siya. Yung amoy po nito mga bossing, ayaw po niya ng mga kamalasan. Kapag po halimbawa, halimbawa, sa loob ng inyong tahanan, meron kayong mga ganito, mga iba't ibang klase ng herbal. Ayaw nga po ng malas yan. Lalampasan ka lang ng malas. Doon yung sa pupunta sa mga away-away. Kasi gusto-gusto ng mga kamalasan, yung mga bad spirit na yan, yung away-away, maraming problema, magulo isipan yan. Lalo sila magiging hudyo. Tuwan-tuwa ang mga yan kapag po may mga taong sumusurrender na sa kanilang mga problema, mga bossing. Kaya kailangan po natin ng mga ganito kasi nagkakaroon tayo ng positibong pananaw sa buhay. Mas nagiging fighter ka, mas nagiging, kumbaga, nagiging ano ka, parang, ano man tawag dyan, yung, basta yun, ganun nga po, basta pagka may mga problema ka at meron kang ganito, mas lumalakas yung kalooban, yung mga ganon, mga bossing. Ako nga po mga bossing, at marami rin ako na interview na ng mga bossing ko, kamusta naman sila. Yun nga po, ganun din po ang sagot nila, kagaya na lagi ko rin sinasabi, na pag may mga dumarating sa aking pagsubok, dahil nga marami akong mga pampaswerte, hindi ako basta-basta bumibitaw, mas nagiging fighter ako. Iniisip ko, marami akong mga pampaswerte, hindi ako nakakalimot tumawag sa taas. Kumbaga, kaya-kaya kong lampasan yan. Ayan, yun ang kagandahan kapag mahilig ka sa mga pampaswerte. Ngayon po mga bossing, ito pong basil, mabisang protection, for healing din po siya, for love din po siya. At ito po, ang pinaka-talent niya talaga, pinaka-ano niya ay for money.
Maganda po ito, mga bossing, na meron kayong ganito. Marami kayong pwedeng gawin po dito. Pwede pong magsabit kayo ng ganito sa inyo pong main door. Pwede pong, halimbawa, gumawa kayo ng pouch or kaya gumawa kayo ng unton, tapos isabit nyo po siya ng pasimple na wala masyado makakita sa main door. Or kaya, di ba yung main door natin, laging may katabi na bintana. Doon, magsabit po kayo sa may bintana po doon, mga bossing. Ito po yung magkakaroon kayo ng mabisang protection bukod sa pag-iingat at panalangin. Tapos, kung halimbawa, problema mo lagi, wala kang benta, magbudbud ka ng ganito sa harapan ng inyo pong tindahan. Or kaya, maglagay ka ng ganito sa inyo pong kaha. Or saan kayo naglalagay ng pera. Magtatawag po ito ng maraming swerte, lalo na sa usapin ng pampinansyal. Ganun din po sa inyo pong pitaka, maglagay po kayo, magsiksik kayo ng ganito sa inyo pong pitaka. Or kaya, may taguan kayo ng pera, maglagay kayo doon. Basta masabi ko lang, huwag kang magtatago ng pera sa alikansya. Maglagay ka na sa arinola kasi ang arinola, malaki yung butas po ng pinakaano niya kaysa doon sa alikansya. Ang alikansya kasi, kumbaga pera na nga siya, ihuhulog mo na lang, mahihirapan ka pa, tutupin mo pa ito ng maigi-maigi para maipasok niyo po siya. Yun ang pangit kasi inihahalin tulad po ito sa mahirap kang kumita ng pera. Kaya nga nagkakaroon ng alikansya challenge. Kasi lagi nagkakaroon ng problema, nabibiyak po ito, hindi na natutuloy ang inyong pag-iipon. Kaya mas mainam, doon nyo siya ilalagay sa pagbukas ninyo, ayun na, shoot na kaagad, kumbaga, halimbawa sa cabinet, sa itaas ng cabinet, doon nyo siya ilagay. Ngayon, ipit nyo lang po siya doon, hagis ka lang ng hagis doon, yun ang maganda noon. Kumbaga, mabilis kang makakapaghulog yung ganon. Hindi po doon sa alikansya na pera na nga laang, kailangan mo pang isiksik mabuti. Pangit po yun. Malas po yun. Hindi ka makakaipon. Lagi may mga pagsubok na darating sa inyo na mabubutas yung alikansya or kaya po yung pahirapan para lang ikaw ay makaipon ng pera or kaya kumita ng pera. Ang ending, hindi ka makakaipon. Hanggang pangarap na lang pag-iipon. Ngayon pa, mga bossing, ilagay nyo po ito sa ipunan ninyong pera. Ito po yung makakatulong upang ang pera ninyo mag-increase na mag-increase na mag-increase. Kaya ako ay pinaniwala sa mga itong mga pamamaraan, kailangan i-mindset nyo na kayo magtatagumpay ha. Pagtapos, sabayan na sipag at syaga, hingi ng gabay, sabayan nyo po ng ganito, mga bossing. Kaya po mismo ay maa-amaze sa mga sunod-sunod na mga swerteng darating sa inyong buhay. Kaya ako ay pinaniwala, asya ay lumarga po kayo at subukan nyo po ito. Yun lang po, mga bossing. Salamat po.